Sa sobrang hirap ng buhay ay makakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan, pero wala ng ibang paraan at yun lang din ang pumapasok sa ating isipan. Kahit hindi mo gusto, ay mapipilitan na lamang para mabuhay. Ang kwento ng isang janitress na nagtatrabaho sa isang restaurant, nagtatago ng mga tira-tirang pagkain sa mga customer. Isang kwento na naman ang may babahagi ko sa araw na ito na tiyak ay kapupulutan natin ang aral at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Pero bago ang lahat, huwag mo kalimutan mag-like at subscribe at ang button bell para ma-notify ka sa mga paparating kong mga videos. Uumpisahan na natin pagkatapos ng intro. Mag-aanim na buwan na mula nang nagtatrabaho bilang janitress ang babaeng ito. Natawagin na lang natin siya sa pangalang Charis. Bukod sa paglilinis, ay siya rin ang magtatapon ng mga basura at maging sa paghuhugas ng pinggan. Hindi naman nahirapan si Charis sa kanyang trabaho. Tama lang din ang kanyang sinisweldo. Ngunit hindi ito sapat para matustusan niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. May asawa din naman si Charis at may anak na rin sila. At ang kanyang ina ay kasama niya rin dahil mag-isa na lang ito. Hindi rin niya pwedeng asahan ang kanyang asawa dahil may pagkatama din ito. Kaya kulang na kulang ang kanyang sweldo dahil ang kinikita ng kanyang asawa ay kulang na kulang pa sa kanyang bisyo. Habang lumalaki na ang mga bata ay lumalaki rin ang problema ni Charis tulad ng tuition fee, damit at sapatos at iba pang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pilit pinagkakasya ni Charis ang kinikita niya dahil ang kanyang asawa ay minsan nagbibigay at minsan naman ay hindi, kaya kulang na kulang ito para sa kanila. Hindi rin niya pwedeng asahan ang kanyang asawa na si Edmond dahil maluho ito. Mas inuuna pa niya ang kanyang barkada kaysa sa kanyang pamilya. Mas madalas pa na umuwi ng madaling araw at lasing pa ito. Madalas silang nag-aaway mag-asawa at sinabi ni Charis, "Ano ka ba, Edmond? Hirap na hirap na ako sa kakaisip kung saan ako kukuha ng panggastos habang ikaw ay nagpapakasarap ng buhay binata. May mga anak ka, Edmond. Kailangan ka nila. Parang wala ka namang pakialam sa pamilya mo. Tingnan mo nga ako, kahit gustuhin kong bumili ng bagong damit ay hindi ko na magawa dahil inisip ko na yung ibibili ko para sa sarili ko pangdagdag na lamang natin sa bayarin dito. Tulungan mo naman ako, Edmond." Naiyak-iyak na pakiusap ni Charis sa kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang hinaing ay nagbibingi-bingian lamang si Edmond. Nasanay na siya sa halos araw-araw ng pagbubunganga sa kanyang asawa. Hinahayaan lamang niya ito at inisip niya na tatahimik rin ito. Isang araw, umuwi ang kanyang anak mula sa paaralan. Namumugto ang mga mata sa kakaiyak. "Mama, pinagtatawanan ako sa mga klase ko. Sa school, sira na raw kasi ang sapatos ko at inaasar nila ako." Tahimik lang si Charis na nakikinig sa kanyang anak, na parang ayos lang sa kanya ang lahat. Pero ang totoo, unti-unti nang pumapatak ang kanyang luha dahil naawa siya sa kanyang anak. "Sige anak, hayaan mo ayusin natin ang sapatos mo. Huwag kang mag-alala, sa susunod kong sweldo, makakabili ka na ng bagong sapatos mo." Malumanay na sabi ni Charis at pinapatahan ang kanyang anak. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang asawa na si Edmond na baka pwedeng magbigay ng kalahati ng kanyang sweldo. Pero tulad ng dati ay nagbibingi-bingian na naman itong si Edmond. Dahil sa paulit-ulit na problema ay napuno na si Charis. Isang araw nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa na si Edmond. Tutal ay mag-isa lang naman daw siyang tumataguyod sa kanyang pamilya. Kaya mas mabuti na lang daw na maghiwalay na lang sila. Dahil inisip niya na dumagdag lang sa stress ang kanyang asawa. Dahil wala naman daw balak na tulungan siya sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya mas pinili na lang ni Charis ang makipaghiwalay sa kanyang asawa na si Edmond. Kailangan ni Charis ang trabaho lalo na at wala siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili lamang. Isang araw dumating ang mas mabigat pang suliranin sa kanilang pamilya dahil nagkasakit ang kanyang ina.
At kailangan raw na tuloy-tuloy ang gamutan. Meron namang pensyon ang kanyang ina pero hindi pa rin ito sapat sa kanila. Bukod sa babayarin ng hospital ay meron din siyang ibang babayaran tulad ng tubig at ilaw at sa kanila pang mga pangangailangan sa araw-araw. Isang gabi habang papauwi na si Charisse ay napapansin niya ang mga tira-tirang pagkain sa restaurant at yung iba naman ay hindi gaano nagagalaw. Dahil sa sobrang hirap ng buhay ay naisipan ni Charisse na dalhin na lamang sa kanilang bahay ang mga tira-tirang pagkain na iniwan ng mga customer. Nagpaalam siya sa kanyang kasamahan na kung pwede raw ay iuwi niya ang mga tira-tirang pagkain. At sinabi lang niya ay papakain niya sa kanyang mga alagang aso at pusa. At pumayag naman ang kanyang kasamahan at sinabing okay lang yun kaysa naman mapupunta yan sa basurahan. Kinabukasan, masaya si Charisse na pumasok sa kanyang trabaho at may dala-dala na rin siyang mga plastic container para doon niya ilagay ang mga tira-tirang pagkain mula sa customer. Dahil sa palaging pag-uuwi ni Charisse sa mga tira-tirang pagkain ay medyo malaki ang kanyang natitipid. Ikinatuwa niya ito dahil kahit papano ay hindi sila nagugutom. Bukod pa roon ay malinis naman daw at masasarap ang mga pagkain. Tuwang-tuwa rin ang kanyang mga anak. Sa pagkalipas ng mga araw ay napansin ng mga empleyado ang pag-uuwi ni Charisse sa mga tira-tirang pagkain mula sa customer. Pero hindi nila ito pinapansin. Inisip na lang nila na mabuti na yun na napupunta sa alagang aso ni Charisse kaysa naman itatapon sa basurahan. Lumipas ang 5 buwan ay patuloy pa rin si Charisse na nag-uuwi ng mga tira-tirang pagkain mula sa customer hanggang sa nakauwi ang kanyang ina mula sa ospital. At kahit papano nakakaipon siya ng konting pera. Noong mga panahon na yon ay dumadalaw pa rin ang kanyang asawa na si Edmond sa mga bata. Pero sa pagkakataon na iyon ay nagmamakaawa si Edmond na muling tumira sa bahay nila. Nagmamakaawa ito dahil wala na raw siyang matuluyan. Naawa naman si Charisse sa dati niyang asawa na si Edmond. Pero nakikita naman niya na wala pa rin pagbabago. Kaya sa halip na balikan niya ang kanyang dating asawa ay nag-file na lang siya ng petisyon kung saan ay susuluhin na lang niya ang obligasyon sa mga bata na agad naman naaprubahan ng isang abogado. Sa mga panahon na yon na kinausap ng abogado si Charisse ay lagi niya napapansin ang mga plastic container na may mga lamang pagkain at alam niya na galing sa restaurant na pinagtatrabahoan niya kaya hindi na lang niya ito tinatanong. At nakita niya ang hirap ng buhay ni Charisse at ang mga bata kaya nais niyang tumulong. Nagkakataon naman, nakakilala niya ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahoan ni Charisse. Kinausap ng abogado ang may-ari ng restaurant tungkol sa kanyang nakikita sa mga pagkain na dala-dala ni Charisse. Baka naman para sa mga alaga niyang aso at pusa. Alam ko naman na nag-uuwi si Charisse ng mga pagkain dahil nakikita ko naman sa CCTV. Pero okay lang yun dahil ilalagay lang naman ang mga pagkain sa basurahan. At sa pagkakaalam ko ay nagpaalam naman siya sa supervisor. Nakangiting sabi ng may-ari ng restaurant. Mali ang inaakala mo, Mr. Peter. Ang totoo niyan, ang mga pagkain na inuuwi ni Charisse ay para sa kanyang mga anak, paliwanag ng abogado. Noong oras na yon ay napatigil ang may-ari ng restaurant dahil sa kanyang nalalaman at ilang sandali lang ipinatawag niya ang isang janitress na si Charisse upang kausapin. Habang naglalakad si Charisse papunta sa opisina ay kinakabahan siya. Naisip niya na baka tanggalin siya sa kanyang trabaho dahil sa pag-uwi niya ng mga tira-tirang pagkain mula sa customer. Gusto niyang magpaliwanag, subalit nung nakaharap na niya ito ay hindi na niya magawang magsalita. Totoo ba na ang inuuwi mong mga tira-tirang pagkain ay hindi para sa mga alaga mong aso at pusa, kundi para sa mga anak mo? Tanong ng may-ari ng restaurant. Sir, magpapaliwanag po ako. Hindi pa nakapag-umpisang magpaliwanag si Charisse ay inabutan na siya ng isang envelope sa kanyang boss. At sinabi, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bilang boss mo ay responsibilidad kong malaman kung nasa maayos ba ang aking mga empleyado, maging ang kanilang mga pamilya. Sir, malaking halaga po ito. Baka nagkamali po kayo. Para sa'yo talaga yan, Charisse. Isipin mo na lang na bonus ko yan sa'yo dahil sa kasipagan mo.
Ngayon, mabibilihan mo na ang mga anak mo sa mga pangangailangan nila. At isa pa, huwag ka nang mag-uwi ng mga tira-tirang pagkain dahil mula ngayon ay pwede mo nang iuwi ang mga pagkain na gusto mo. Dahil sinabi ko na ipagluluto ka na lagi ng ating chef para sa'yo at sa mga anak mo. Nung mga sandali na yon ay hindi mapigilan ni Charisse ang maiyak dahil sa sobrang tuwa sa mga natanggap niyang biyaya at sa sobrang kabaitan ng kanyang amo. Ang kwento na ito ay magpapaalala sa atin na kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok na iyong haharapin, ay huwag sana natin kalimutan na may Diyos tayong masasandalan at marami pa rin ang mga taong mabubuti ang puso na handang tumulong na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Kaibigan, maraming salamat muli.